Hai. Good morning mga loves. Good morning. Good afternoon dyan sa Pinas. Eto, naku. I-share ko lang ang sarap ng aking ulam. Na-excite lang si Biday. Kumusta na kayo? Welcome back sa aking channel. Eto, nandito lang ako sa bahay lagi. Hindi ako makalakwatsa kasi masakit ang aking paa. Ayan, kaya nandito lang. Ngayon, paikot-ikot lang ako dito sa bahay. Oy, na-excite lang ako ha. Ang sarap ng ulam ko. Tingnan nyo, oh. Ang ulam ko ay bagoong isda. Tapos meron akong ampalaya. Tira namin ito kahapon ng aking mga koleg. Pumunta sila dito, nagpa-demo ng Tommy product. Ito meron akong talong, meron akong okra, 'di ba? Ang sarap-sarap. At saka meron akong isda. Oh, 'di ba? Ang sarap, maligayang aking buhay ngayon. Sana kung tayo, naku. Ang sarap-sarap naman at naman bagoong isda. Yung kulit kong si Genoveva, siya ang nag-ano nito, siya ang nagluto nito. Siya ang gumawa ng bagoong isda. Gumagawa siya. Ang sarap-sarap. Saw-saw ko to. Oh, kumusta na kayo? Kumusta na kayong lahat? Kumusta ang mga buhay-buhay? Ako ito, ayan. Masayang kumakain. At ibabalita ko sa inyo. Kahapon, pumunta ako dun sa hospital. Dinalo ko yung apo ko. My God! First time kong nakita ang aking apo. Naku, maiyak-iyak ako. Ang tagal na panahon bago ko nakita yung apo ko. Grabe. Kasi nga, ipinanganak siya na kulang sa buwan. Premature lang yung anak ko. Premature siya. So, lumabas siya mga 5 months. 5 months pa lang siya. 5 months mahigit. Wala pang eksaktong 6 months. Kaya, akala namin hindi mabubuhay. So, hanggang ngayon, so nasa hospital siya, tapos hanggang ngayon nasa hospital pa din. Doon pa siya pinalalaki kasi medyo mahina pa ang lungs. Kaya, hindi pa siya makalabas. Kumbaga, ang tagal na panahon nang nasiyang nasa hospital. Simula nung inilabas siya, nag-6 months na siya nung nakaraang linggo, nag 6 months na siya. So 6 months na rin siyang nasa hospital, hindi ko siya madalaw. Pero kahapon nadalaw ko siya. Naku, ang sarap ng piling. Ang saya-saya ni Biday. Iba talaga ha, pag may apo na ha. Naku, Diyos ko. Tapos, lagi ko na siyang naiisip, lagi ko na siyang naaalala. Naku, yung aking apo. Ang sarap pala talaga ng may apo. Naku. Sarap ng ulam ko. Sarap-sarap. Diba? So, ayun. Nakakatuwa talaga ang may apo. Pagka ikaw pala may apo na, nakarga mo na siya. Naku, Diyos ko talagang ang connection nyo talagang very strong ha. Magkakaroon agad kayo ng very strong connection kayong dalawang maglola. And then, pakiramdam ko, lumakas ako nung makita ko yung apo ko. Parang pakiramdam ko, nagkaroon ako ng reason to continue the life. Reason to be strong again. Reason for everything. Parang ganun ba? Parang ang saya-saya. Diba? So, ayun. Nasamid ang Biday. Nasamid ako. Ang sarap kasi nito kinakain ko. Ang sarap-sarap ng bagoong. Gawa ito ni Genoveva. So. Ayan.
Ang sarap ng pagkain ko talaga. The best. Tira namin ito kahapon. So, mabalik ako. Doon sa apo, nako, my God, ang apo ko, my God. Ang sarap-sarap magkaroon ng apo, ang saya-saya. Oo, iba talaga yung magic ni Lord, ah. Talagang, iba talaga. Talagang, pag nakita mo na pala yung apo mo, sisigla ka, sasaya ka, and you will have reason to be strong again, to live again, ganun. Kaya, magaling si Lord, magaling talaga ang Diyos. Diba? Kasi, pag nagkakaedad ka, hindi mo maiiwasan, malulungkot ka eh. Malulungkot ka, magkakaroon ka ng mga sad moments. Una-una, iisipin mo, ah, tumatanda na ako, nagkakaedad na ako, ah, may wrinkles na ako, sumasakit na mga buto-butuhan ko. So, yan, mga bagay na yan, makakaad ng depression ngayon sa buhay, ah. Kaya marunong ang Diyos, binigyan ka ng apo para dugtungan ng buhay mo, dugtungan sa pamamagitan na sasaya ka ulit, ganon, aabante ang buhay mo, lalakas ka ulit, palalakasin mo ang sarili mo, di ba? Aalisin mo ang depression sa buhay mo, palalakasin mo, you will keep on moving again, para nang sa ganon ay alang-alang sa apo mo, kailangan malakas ka, kasi alam mo kaya ha, ang magic, lahat mangangarap ka sa apo mo, lahat gusto mo ibigay sa apo mo. Ganun pala talaga yun ah, totoo pala yun ah. Iisipin mo, bibili ko to sa apo ko, bibigay ko to sa apo mo. So, ang gagawin mo sa sarili mo, palalakasin mo yung sarili mo. Aalisin mo ang lungkot, magsasaya ka para nasa ganun palagi kang healthy. Kasi pag lagi kang malungkot, magkakasakit ka, hindi ka magiging healthy. Ngayon pag may apo ka, masaya ka na naman. Keep on moving, ganyan. Tapos, lalakas ang katawan mo. Diba? So, ayun, ang aking isinir. Sarap ng kain ko. Nakakamay ako. Sarap. Sayang, wala akong kasalo. Wala akong kasalo sa aking sinakain. Ang sarap-sarap. Nilagang talong. Okra, ang pala yan. At saka isda. The best. Diba? So, ayan mga lalabs, na-update ko kayo sa aking apo. Diba? Nakita niyo na yung aking apo. Nakasama ko na siya kahapon. Nakasama ko na siya. Nakarga ko na rin sa wakas. Ang tagal-tagal kong hinintay. Iba pati ang feeling pag yung nakikita mo lang sa picture at saka nakikita mo lang sa picture o kaya nakikita na hawakan mo na, iba ang feeling niya. Saya-saya. So, nandito lang ako sa bahay ngayon. Hindi ako masyadong palalabas. Kasi namamaga ang aking feet. Namamaga ang aking, ayan no? Namamaga ang aking paa. My. Ayan no? Ang paa ko ay injured. Masakit ang aking paa. Sumusubong na naman yung aking pasit planter. Nagkaroon na ako ng pasit planter, I think that was 2 years ago. Yung pasit planter na doon sa paa, hindi ko may apak mabuti, pilay-pilay ako. Ayan, bumalik na naman. Kaya mamaya meron akong appointment sa orthopedic mamaya. Kaya kumain na ako. Mamaya meron akong appointment sa aking paa. Sa aking doktor. Sa orthopedic, titingnan nila yung aking paano naman, kung ano na naman ang mga pag-iinarting nangyayari sa aking kapaahan. Nako, di ba? Okay na okay. Pag may nararamdaman, hindi okay, no? Diyos ko, my God! Hindi ako makalakad mabuti. Ang hirap-hirap lumakad itong aking paana ito. Lalo na yung pagka yung unang ano mo, unang tayo mo, nako, Diyos ko, my God, parang babagsak na ako, hindi ko kaya maglakad ng agad-agad.
So, mamaya meron akong appointment sa doktor, sa orthopedic para sa aking paang. Check up ko mamaya, check up ko. Punta ko sa doktor para sa paa ko. Update ko kayo mamaya kung ano naman ang kadramahang nangyayari sa aking paa. Ano naman ang nangyayari? Bakit ganito? Bakit ganito? Hindi ito masaya ha? Hindi happy ha? Meron ka nararamdaman. Kaya, dito lang ako sa bahay ngayon. Lalabas lang ako para pumunta sa doktor mamaya. Ganun pa ma'am, kahit malad ako, kahit may sakit ako, dito lang ako sa bahay at nakakapag-demo pa rin ako ng aking aking atomy. Nakakapag-demo pa rin ako kasi dito lang naman sa bahay. Hindi ko naman kailangan maglakad ng mahaba. Dito lang naman, di ba? So, ayan mga loves. Tapos na akong kumain. Natatapos na. See you again. Salamat sa panunood. Salamat sa pagsama sa aking paglafang. I'll see you again sa susunod kong vlog. Sa susunod kong mga video. Kita-kita ulit tayo. See you. Have a nice day.